Ilan sa mga ordinaryong Pilipino ang hindi nag-abalang manood sa huling sona ng Pangulo. Pero marami pa rin ang nakinig sa mga binitiwan niyang pahayag. Ang mga ibinidang pagbabago ni Pinoy, ramdam naman kaya ng kanyang mga boss. Live mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, ilan sa mga nakausap natin kanina bago yung magsimula yung sona ni Pinoy ang nagsabi na binibigyan daw nila ng pasadong marka ang Pangulo. Hindi rin naman daw kasi may tatanggi na kahit paano doon sa kanyang termino ay may nagawa ang Pangulo. Yun nga lang daw, kulang ang mga ito. Bago pa man sumalang si Pangulong Aquino sa kanyang huling State of the Nation address, nagtanong-tanong kami sa terminal na ito na halos nasa labas lamang ng venue ng SONA. 6 sa 10 nakausap namin, gusto raw sanang mapanood ng live ang talumpati ni Pinoy. Habang 4 naman, wala raw kaso kahit hindi na masubaybayan ang pag-uulat ng Pangulo sa kanyang mga boss. Plinano niyo bang manood ng State of the Nation ni Pinoy ngayong araw? Hindi ko plinano. Andito kasi ako, may paninda ako. Interesado po kayong panoorin yung SONA? Siyempre naman po. Bakit po? Siyempre, kung ano na yung mga nagawa niya. Kaya maaga ako umuwi. Kaya maaga kayo umuwi. Okay, sige po. Bakit po? Bakit niyo gustong panoorin? Para malaman kung na may nagbago na ba sa SONA. Dalawa sa aming mga nakapanayam, diretsahang sinabi na hindi sila interesado sa sasabihin ni Pinoy. Binalak niyo manood? Hindi. Bakit po? Ganun pa rin, wala pa rin magbabago. Kasi po, hindi talaga ako naniniwala sa mga pangako ni Pinoy. Ang lalaking ito, nagdala pa ng maliit na radyo para mamonitor ang SONA. Dito sa transistor kayo ba naman ito? Ay magaling na president. Magaling si Pinoy para sa'yo? Saka gusto ko mag-asawa na siya. Iba't ibang isyu sa loob ng 6 na taong pamumuno ni Aquino ang tila tumatak sa isip ng mga nakausap namin. May nagsabing approve, meron din namang nakulangan. Mga drugs, ganun. Maraming na kasi nagkalat. Hindi ba nasolusyonan yun sa ilalim niya? Hindi pa po. Nakikita ko naman po yung mga nagagawa niya, naramdaman ko po bilang isang mamamayan Pilipino. At lalo na po yung sa ating AFP modernization. Kapansin-pansin na karamihan sa aming mga nakausap, naniniwalang popular pa rin sa madla si Pinoy. Nakikita naman na unti-unting umuunlad ang Pilipinas. Hindi porket di niya meron siyang hindi napatupad. Kailangan na natin ikagalit. Gayunman, may mga nagsabing may sablay pa rin ang Administrasyong Aquino. Yun nga lang, hindi na wala yung korap. Tuparin pa rin niya yung mga pangako niya sa mahihirap. Sa pilang ito ng tricycle, pinapahinga mga TV tuwing alas 4 hanggang alas 7 ng gabi, sakto sa SONA ni Pinoy. Laking tuwa raw ng ilan nang pabuksan ng admin ang mga TV. Nag-react kami kasi huling SONA, gusto sana namin manood. Kaya nagpalakpakan kayo? Kaya nung binuksan, nagpalakpakan kami. Sa kahabaan ng talumpati, may mga nakatutok, meron ding masyadong busy. Siyempre, hindi mawawala ang mga komentaryo. Yung mga nire-report niya, sir, agree ka? Yung iba totoo, yung iba hindi. Kamukha ng mga, MRT, yun, minamanggit. Procurement, mabilis na. May mga paparating na bagong. Naniniwala po kayo? Naniniwala naman. Nadadating po? Oo. Sa edukasyon siya. Edukasyon po? Agree kayo sa sinabi niya? Magdadalawang oras na ang SONA ni Pinoy nang may magsalita sa loudspeaker ng terminal. Pero ang traffic constable na ito, hindi natinag sa pagkakatutok sa mahabang talumpati ng Pangulo. Lahat ng sinasaad niya, naganap lang lahat. Hindi gawa-gawa lang. Sa huli, walang palakpakan, walang standing ovation. Business as usual ang terminal. Jessica, sa panayam ng kasama natin na si Victoria tulad kay Ginoong Moncasiple, sinabi ng political analyst na mula siya kung kumpara daw noong 2010 ay mas informed na daw ngayon ang publiko sa mga ganitong okasyon tulad ng SONA. Yung nga lang daw, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Aquino ay hindi raw na-develop ang sense of nationhood o yung tinatawag na sense of community. Jessica. Cedric, dun sa naobserbahan mo dun sa terminal ng tricycle, talagang interesadong-interesado yung mga naroon no, sa SONA ng Pangulo. Hindi kaya dahil nandun ka lang o talagang every year talagang tinututukan nila itong SONA?
Yes, ma'am. Yan din yung kanilang ina-analyze namin na nung team natin. Ano? Kasi hindi naman natin may tatanggihan no? Kapag meron silang nakitang crew o may camera, tututukan nila dyan. Isa sa mga naging problema namin kanina, bago mag-start yung zona ni Pinoy, pinatay yung mga television. So, inaalala namin ng crew namin, ano yung cover natin? Wala sila papanoorin. So, pinaplano namin na lumipat na lang ng location. Ano? But then, bigla narinig namin, although hindi nakuna ng ating camera, nagpalakpakan itong mga tricycle driver dito. And nilapitan nga natin yung isa. Ang sinabi niya is, iniintay nila. Gusto nilang panoorin yung zona ni Pinoy. Kaya natuwa sila na biglang pinabuksan yung television. At Jessica, may dagdag lang natin. Ano? Very interesting to note na yung marami sa mga nakausap natin, iba't ibang mga issues na nandyan yung mama sa panoclash, merong isa na banggit kanina yung AFP modernization. Parang nagja-jive o tumutugma siya doon sinasabi niya Ginoong Moncasiple na informed o siguro masasabi natin interested yung mga kababayan natin sa iba't ibang issue ng bansa, Jessica. Hinanap ba yon ng mga tricycle driver yung mga banggit doon sa mga naging problema, yung mga naging krisis sa administrasyong ito katulad ng Mama Sapano? Kasi hindi halos binanggit, medyo meron lang pahiwatig konti, no? Hinanap ba yon ng mga tricycle driver na tinutukan mo, Cedric? Jessica, ang isa sa mga ina-expect natin kanina na hanapin ng mga kababayan natin na nanood nung zona dun sa terminal is yung Mama sa Panoclash, yung talaga mga tragedy katulad dyan. At saka yung kung sino yung i-endorse ni Pinoy sa pagkapangulo. Ang na-observe natin, yung mga ganitong, sabihin natin medyo may kalaliman na mga issues ay hindi hinanap. Ano? More on yung mga consumer-related na mga reports yung napansin natin na interested sila. Gaya nga ano, napanggit ng isang kababayan natin kanina, yung very interested siya nung diniscuss ni Pangulong Aquino yung tungkol dun sa MRT. Sinasabi niya, he's hoping na totoo yung sinasabi ng Pangulo na dadating yung mga bagon. Kumbaga yung mga everyday na mga pangangailangan, yun yung kaninang isuppose, yung mga tinutukan ng mga na-interview natin, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.